Gusto mo bang magmakaawa sa iyo ang iyong ex or di kaya ang iyong karelasyon na nanglalamig na? Magmamakaawa itong mahalin mo siyang muli? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And shoutout muna kay Sis Grace Holbitade from Dubai. Veronica Edosma from Nueva Ecija, Cabanatuan City. Alani Sharot, Lermi Idol Sisora from Cebu City, and last Marivic Marcos from Kuwait. Hello po sa inyong lahat, at kung kayo kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. Ngayon, ituturo ko sa inyo itong isang spell upang magmamakaawa ang iyong karelasyon na nanglalamig na siya sa iyo or sa iyong ex na makipagbalikan ito sa iyo at magmamakaawa siyang mahalin mo siyang muli. Ito ang spell na mabilis nyo lang makuha o makita ang materials na ating gagamitin upang magawa natin itong ritual na ito. Pwede itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede ito sa mga magkalapit at magka-LDR. And ayon, syempre kailangan natin ng materials upang magawa natin itong spell na ito. So, ano nga ba ang kailangan natin? Kailangan lang natin dito ng isang red apple. Dapat red po na apple. And kailangan natin ng kahit anong kulay na panulat. Pero kung meron kang kulay pula na panulat, is mas maganda. And ayun, kailangan din natin dito ng pulang tela or di kaya itim. Kung ano ang meron ka sa dalawa, itim or pula, yun ang ating gamitin. Kung ano ang meron ka sa dalawang kulay na yan. So, ngayon, kapag handa na itong materials na ating gagamitin sa paggawa ng ritual, kailangan lang din natin na ihanda ang sarili upang mabilis natin mapagana ang ating gagawing ritual. Kailangan lang natin dito ay mag-relax ka and focus at huwag kang mag-isip ng negative sa paggawa mo sa ritual. Dapat ay positive ka lang talaga palagi and huwag kang mag-isip ng mga negative. Ngayon, kapag ready na ang iyong sarili, ang gagawin mo lamang dito sa apple ay isulat mo dito ang pangalan at apelyido ng iyong target. Kahit magkaayos kayo or hindi naman kayo naghihiwalay, ay pwede ninyo itong gawin sa kanya. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo yung pangalan ni target dito, paikot mo lang dito sa apple na ito. In tatlong beses mo siyang isulat, dapat paikot and hanggang mag-lock siya dito. So dapat po ay paikot ang iyong pagsulat ng pangalan at apelyido ng target mo. Kahit yung target mo na maayos naman kayo or nanglalamig siya sa iyo or ang iyong ex. At ayun, para magmakaawa siyang mahalin mo siya muli. So ngayon, kapag nasulat mo na yung pangalan niya at apelyido ng tatlong beses na paikot, ang gagawin mo lamang ay hawakan mo lamang ang apple. Hawakan mo lamang siya and think positive. Sabihin mo dito na sa pamamagitan mo, tulungan mo ako na bumalik ang ex ko sa akin or
magmamakaawa siya sa akin na mahalin ko siya muli. Magmamakaawa siya at susundin niya kung ano man ang mga gusto ko. Ako lamang ang masusunod sa aming dalawa at ako lamang ang kanyang mamahalin habang buhay. So, hilingin mo dito, kailangan na taos puso mo siyang hilingin. Taos puso and ayun, kailangan ay maganda yung intention mo sa iyong paggawa ng spell. Dapat ay maganda yung intention mo at hindi yung mga negative yung mga sasabihin mo. Dapat ay positive lahat. Dapat positive lahat and gawin mo siya na kailangan na bukal sa iyong kalooban. So, ayun. Kapag na ano mo na, kapag nasabi mo na lahat-lahat yung gusto mong sabihin, yung gusto mong hilingin na mangyari sa inyong dalawa, sa inyong relasyon, ang gagawin mo ay itong apple na ito, ibalot mo doon sa pulang tela. Or di kaya itim na tela. Kung saan, kung ano ang meron ka sa dalawa, pula or itim, yun ang gamitin mo. Kung ano yung meron ka. Kung halimbawa ay pula ang meron ka, so pula yung gamitin mo sa pagbalot nitong apple. And kung wala kang pula, ay itim na lamang ang iyong gamitin. And saan nga ba ito ilagay? Saan nga ba ito ilagay pagkatapos mong ibalot? Ilagay mo ito doon sa kung saan, sa lugar na hindi masisinaga ng araw. Dapat ay hindi siya masinaga ng araw. And ayun, kailan ba ito pwedeng kunin doon? Itago mo siya doon hanggang 15 days. Hanggang 15 days mo siyang itago doon sa iyong pinaglalagyan. And saan nga ba ito pwedeng ilagay? Ilagay mo siya, itabi mo siya sa pagtulog. Hanggang matapos yung 15 days. Itabi mo sa pagtulog, ilagay mo sa gilid ng iyong unan, hayaan mo lamang and bago ka matulog, isipin mo siya or kausapin mo siya na ayun, magmamakaawa siyang mahalin mo siyang muli at kung ano man yung mga kahilingan mo, sabihin mo din hanggang matapos yung 15 days and pagkatapos ng 15 days, ano ang gagawin dito? Ang gagawin mo ay kung meron kang mapagbaunan, ibaon mo. Pero kung wala kang mapagbaunan, ay itapon mo na lamang ito, ang apple. So, huwag mong kainin. So, 15 days mo siyang itago doon. And ayun, hintayin mo ang best result. Huwag mong isipin or huwag mo laging isipin ang mabilisang talab. Hayaan mo lamang siya at kung sa itong tatalab, huwag mo ding isipin ang iyong target. So, kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa malakas na araw, Tuesday or di kaya Friday. Nang kahit anong oras ay wala namang problema at kung sa tingin ninyo ay kabilugan ng buwan, so pwede kayong gumawa kahit anong araw basta ito ay kabilugan ng buwan. So ngayon, sana ay makatulong ito sa inyong spell na ito at kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.